Nahanap ko na mga kapadyak yung pinaka-solid na hardtail para sa preference ko. Dito sa likod ko. Sa video na to, ibabay-check natin to. Tapered cable routing para sa dropper post. Threaded ang bottom bracket. Boost hub spacing. Mas angat konti sa XC bike. Pero hindi naman siya yung parang nasa enduro bike category na. Kasi may enduro bike naman ako, may full suspension naman ako, na mahaba ang travel. Kung mag-hardtail ako, 130, okay na. Nasubukan ko na rin i-ride-ride sa kalsada, sa ahon. Na-surprise ako, ang sarap niyang padyakin. Responsive na padyakin, grabe. Pag sinipaan mo, gusto niya talagang umabante. May mga bikes kasi na, pag sinipaan mo, parang ang bagal niya umandar, di ba? Ito hindi, iba. Kahit sabihin mo rin na modern yung geometry niya. Siyempre, sa MTB, sa trail capability naman yung binabase. So, ito is hindi naman na pag-iiwanan din sa geometry. Slack yung head tube angle, steep yung seat tube. Geometry, check na check din para dito sa bike na to. Alam mo tong bike na to? Ito yung Cannondale Habit HT2. Available din pala to sa frame lang. Ito is built bike na. Ito yung HT2. So, Cannondale Habit HT, yun na yung tawag. May bike naman talaga si Cannondale na Habit yung model name. Full suspension yun. Itong Habit HT, ito yung hardtail version. Sa built bike, may HT3, HT2, HT1. So, HT2, available to dito sa market natin. So, sa specs na nagkakaiba, iba yung mga yun, pero same frame pa din. So, yung HT3, pinakamababang specs, pinakamababang price. So, HT2 yung sumunod, mas mataas yung specs, mas mataas konti yung price. Tapos, HT1, yun yung may pinakamataas na specs. Siyempre, pinakamahal din. Hindi ko lang kung meron sa atin yun. Tapos napansin ko sa built bike ng Habit HT, iba-iba ng colorway na ino-offer. Kung HT3, ayun yung available na colorway. HT2, yan naman. Sa HT1, nandun yung raw. So, eto nga dito sa atin, eto yung Mantis HT2. Ang maganda dito sa atin, ginawa ni Cannondale Philippines na available din yung frame only. Kung gusto mo i-upgrade yung current MTB mo, gusto mo magpalit ng frame, pwede mong ma-consider yung Habit HT kasi available yung frame set niya. Frame lang, papalitan mo. Or kung gusto mo magbuo ng bike na downcountry, trail, all mountain, pwede yan, yung Habit HT. Kasi available yan dito sa atin. Sa abroad, napansin ko sa mga foreign na comment section, sa mga forums, hindi daw available sa kanila yung frame lang. Dito sa atin, available. Ang galing nga. Etong Cannondale Habit HT, available siya sa small and medium na frame size dito sa atin. Yun yung dumating na frame sizes. Yung wheel size ito is 29er. Yung frame, aluminum yung material. Para sa side ko, yung medium yung swak. Tinignan ko rin yung geometry chart. So, pwede nga rin akong mag-large. Kaya lang, wala naman large sa atin. Yung seat tube niya is hindi ganun kahaba, pero sa reach, dun lang nababago. Hindi ko lang pinush yung large kasi feeling ko mahaba masyado yung reach para sa akin. Ako kasi may reach na ako na nakasanayan na dapat hanggang ganito lang yung gagamitin ko. Pag sobrang haba, baka mahirapan ako gamitin. Kaya yung medium, okay na sa akin. Meron namang sizing chart si Cannondale, pwede nyo i-check para malaman nyo kung ano yung swak para sa inyo na frame size. Depende sa height nyo. Importante din kasi yun kapag pipili kayo ng bike. Etong HT2, available siya sa dalawang colorway, yung Mantis Green, eto yun. Glossy siya na finish na metallic yung dating na ang ganda. Unang kita ko dito sa kulay nito, napakaganda. Ang ganda ng pagkakatira sa pintura. Premium na premium yung dating ng pintura. Nakakahinayang magasgas, grabe. Sobrang minimalist lang ng decals. Sa katawan niya, di mo masyado makikita. Sa down tube, wala nga nakalagay dyan na malaking logo ni Cannondale. Maliit lang andito sa top tube yan. May nakasulat dyan Cannondale. Tapos yung Habit na model andito sa malapit sa seat tube. Tapos sa seat tube mismo, may nakadikit na frame size. Sticker lang yun. Wala na. Wala na ibang nakalagay na decals. Sobrang minimalist. Para sa akin, maganda yung ganong approach eh. Yung minimalist lang yung dating. Kasi mas mag-a-appeal yun sa maraming tao. Yung ibang colorway nito is yung pink. Parang pink ang dating niya. Parang royal pink. Kalimutan ko anong tawag. Yung head tube niya, tapered. Kaya napakadali lang gumamit ng mga mas high-end na fork or mas magandang klaseng fork. Cable routing is internal para sa shifter tsaka sa brake cable. Dito pumapasok sa down tube. Tapos meron siyang cable port dyan. Pag tinanggal mo yun, mas malaki yung butas na pwede mong paglusutan ng cable. Kaya madali lang. Tapos yung purpose din yung cable port na yan para hindi kakalog-kalog dyan. Para snug lang yung pagkakalagay ng outer cable mo dyan. Tapos sa baba, lumulusot dito. Sa ilalim, lumalabas yung cables. Kaya napakadali lang ng pagkikable dito kahit naka-internal siya. Dito na din sa ilalim ng bottom bracket, lalabas yung cable para sa dropper, sa rear brake, tsaka para sa RD. Sa cabling, ang linis. Tama lang din yung pagkakalagay sa mga butas. Wala namang mali. Hindi na rin mo magkakamali dyan kasi kung iba yung preference na gusto mong gawin dito sa pagkikable, pwede mo lang pagpalitin yung cable ports. Ilipat mo lang kung alin yung takip na dalawahan o yung isahan. Malaya kang gawin yun. At na-mention ko nga, meron siyang cable routing para sa dropper. Para sa akin, sobrang essential na dapat naka-dropper post ka kapag yung bike mo, ginagamit mo lalo siya sa trail. So, ako kasi nakasanayan ko na parang hirap na mag-MTB pagka walang dropper post. Ang taba ng seat tube nito is 31.6. Bottom bracket nito is threaded. Napakadali ng install and maintenance ng bottom bracket. Tsaka
mas less yung chance na mag-aaroon ka ng mga lagitik dyan kasi threaded na siya. Tapos meron pa siyang ISCGO5 na tabs, may kabita nga pa ng chain guide, tsaka ng bash guard. Kung mas nagiging extreme na yung klase ng ride na gagawin mo, may kabita na siya. Dito naman sa likod, hub spacing niya is 148x12mm, boost na yung hub spacing niya. Kaya future-proof na talaga, true axle. Yung RD hanger niya is UDH, Universal Derailleur Hanger, na napadaling bilhin sa mga bike shops. May tinitinda silang ganyan, universal, kasi pare-pareho lang. Hindi ka mahirapang maghanap ng kagaya or kasukat kasi SRAM UDH lang. Isa lang sukat doon, sabihin mo lang ganun. Tapos ang maganda pa doon, kung gusto mo siyang i-upgrade sa SRAM transmission, yung bagong drivetrain ni SRAM, na sa mga frame lang na naka-UDH pwede gamitin, eh pwede dito. Kung gusto mong lagyan nun, kasi naka-UDH tong frame na to eh. Disc brake mounting is post mount dito, nakalagay sa ibabaw ng rear triangle, kaya napadaling ng access sa mga bolts, napadaling i-adjust. Hindi ka mahirap, hindi kasi masikip kesa kung nandun sa loob siya ng rear triangle. Tsaka hindi ka rin nalilimitahan sa laki ng rotor na gusto mong ikabit. Kung gusto mong maglagay ng malaki, walang problema, pwedeng-pwede yan dito. Ang isa pang nagandaan ako dito sa frame na to, meron na siyang nakalagay na chainstay protector na rubber. Sukat talaga para dito sa frame na to, custom molded para sa frame na to. Hindi mo na need na bumili or mag-DIY na kung ano mang ilalagay mo dyan. Para yung chain slap, kung tatama yung kadena mo dun sa chainstay, hindi masisira yung pintura, meron na siyang protector, may nakalagay na. Tapos hindi lang yun, dinamay na rin yung part ng seat stay na malapit dun sa cassette. Kung may tendency rin kasi na humataw dun yung kadena, pwede rin. May cassette dito sa seat tube, so additional support yan para mas tumibay pa. Wala siyang seat stay bridge, wala siyang chainstay bridge. Ang sabay yung ganung design daw is, unang-una, mud clearance, napakalaki ng clearance. Pangalawa, expect natin dito is mas compliant siyang i-ride dahil dun sa design niya na yun. Ang maganda pa dito, gumagamit siya ng solid na chainstay yoke dun sa drive side. So, tire clearance again. So, makikita mo yun sa mga nakaboost, solid yung chainstay yoke dyan. Tsaka, tibay na din. Para yung part na yun na chainstay is, hindi ka kakabahan na mapuputol lang siya basta-basta. May dalawang bolt dito eh. Siguro kaabitan to ng side stand eh. Pero, bakit pa? Kung pantrail, di ba? Ba't pa natin kaabitan ng side stand? Tapos, merong butas din dito. Siguro kaabitan ng fender or rear rack, pwede mong iseta. Bahala ka. Kung ganun yung gusto mong setup sa kanya, pwedeng-pwede. Kung kakabitan mo siya ng rear rack, gagawin mo siyang adventure bike, pwede rin. Tingin ko, isa yun sa nakikita rin ni Cannondale na use nitong bike na to. Parang off-road, adventure bike packing, parang ganun. So, pwede mo siyang setup pa ng ganun. May battle cage mount dito, tatluhan. Usually, yung mga ganun pang oversized na battle cage or cargo cage. Mga ganun, kung gusto mo nga siyang gamitin sa bike packing, sa adventure ride, pwede mo setup pa dito. Or kung gusto mo mag sobrang laki na water bottle, pwede. So, dito naman, meron din siyang mounting. May dalawang bolt dito. So, not sure kung magkakasya dito isang buong battle cage, pero baka hindi. Ang nakita ko na purpose nila dito para makabitan mo naman siya nung tool kit mo. So, may tool kit kasi na kinakabit sa battle cage, so dito mo siya pwedeng ilagay. Stock fork nito is RockShox Judy. Air shock na din, kaya pwede mo siyang itono depende sa weight mo. True axle na din, hindi yung maganda dito. May lockout, may rebound adjustment. Mapait nga lang yung stanchions, pero travel nito is 130, which is kung sang travel naman design tong frame na to. Pwede na rin pang starting, mas okay-okay naman to kaysa dun sa mga XCM, yung mga ganun na Santor. Kasi ito, RockShox na din naman to eh. Kung hindi ka pa naman sobrang hardcore na mag-ride, pwede pa to sa'yo, etong fork na to. Kasi nakikita ko si dito sa bike na to, maganda siyang parang entry din sa sport eh. Meron ko magandang frame, may maayos na pyesa, maayos na geometry, future-proof na bike, diba? Kung papasok ka pa lang sa sports na mountain biking, ito isa sa pwede mo makonsider. Sa drivetrain naman, setup nito is 1x10 speed na microchip na drivetrain. Microchip Advent X, ito yung mas bagong version ng Advent X kasi may una na lumabas tapos may bago pa. Ito na yung mas bago. Mas maganda, mas in-improve, so, mas okay. Sa experience ko, napakaganda ng ship. Napakaganda ng response ng pag-ship. Hindi ko ina-expect na ganun pala. Okay din naman pala yung microchip, maganda rin pala. Yung dating para sa akin nung build nung RD tsaka nung shifter, hindi naman siya yung parang pumurahin, parang cheap yung dating. Maganda yung build nung shifter, maganda yung feel ng lever pag binipindot, crispy yung pagpisa, crispy yung response din nung RD kapag maglilipat na siya. Yung RD, hindi sobrang lambot, meron din siyang clutch switch. So pwede mong ipang i-on para mas tumigas
pinapadjust pa siya para hindi siya masahataw-hataw kung sa trail mo lang siya ginagamit. Yung range pati nito, naka 11-48 siya. So 11 yung maliit, 48 yung pinakamalaki, which is saktong-sakto lang. Kung 4080, sobrang laki na rin yun na hindi ka na rin mabibitin sa mga ahunan gamit yun. Tapos, ang maganda pa dito, since 10 speed lang siya, ang ganda nung spread ng gearing niya. Hindi sobrang lalaki ng talon, parang even eh. Pantay-pantay lang yung talon ng gearing niya. Mukhang 10 speed pa nga ata yung sweet spot sa ganun eh. Na hindi sobrang lalaki ng talon, hindi sobrang lalapit din ng gearing. Yung chain nito is KMC X10. May missing link na rin, kaya madali magtanggal kabit ng chain. Just in case did mo siyang linisin. Yung KMC na chain sa experience ko, matibay naman. Tsaka hindi siya basta-basta kinakalawang. Unlike dun sa ibang chain na may maintain niya yung pagkakinang yung stainless look niya. Ang galing nga eh pag KMC. Pag yung iba, napakadaling kalawangin. Makalimutan mo lang siya na punasan tsaka nagrasahan. Pag nabasa, grabe. Kalawangin kaagad. Mangingitim kaagad yung chain. Sa preno naman ito, nakasetup to ng SRAM level. Hydraulic na. Harap likod, syempre. Dual piston nga lang pero okay na rin yun. Kahit dual piston lang. 180 yung rotor, harap likod, SRAM din. Itong SRAM na preno na to, ngayon lang ako makakasubok ng SRAM. Pero naisetup ko naman siya na maganda yung piga para sa akin. Yung iba, ayaw nung lever feel ng SRAM pero sa akin parang wala namang problema. Sa akin nga goods pa yun eh. Nung tropa ko na nakagamit na ng ganito, sabi niya sa akin kung ikukumpara daw siya sa MT200 mas angat siya. Kung yung MT200 daw pag nag-brake pad lusot na. Dito hindi mo raw mararamdaman na lumulusot. Parang ganun yung feel. Yun lang yung sabi sa akin. Pero kasi ako need ko pa itong gamitin ng gamitin. Pero so far naman maganda naman para sa akin yung lever feel tapos yung stopping niya walang problema. Yung ergonomics din okay din naman. Inadjust ko lang yung pwesto ng lever para sakto sa one finger braking. Magkakaalaman lang sa pag-bleed. Hindi pa ako naka-experience na mag-bleed ng ganito. Kung mahirap ba. Parang challenging yata mag-bleed ng ganito. Dot pala yung gamit dito sa SRAM level. Dot fluid siya. Tapos may adjustment na din para sa reach. Kaya na-adjust ko yung pwesto ng lever para mas lumapit-lapit. Para madaling abutin. So meron siyang pinipihit dito. Na medyo mahirap nga lang abutin pero nagawa naman natin ng paraan para mapihit natin. Sa wheelset naman, syempre boost yung hubs nito harap tsaka likod. Walang nakalagay pero sabi dun sa website ni Cannondale. Formula hubs daw to yung gamit dito. Wala kasing branding na nakalagay. Nakalace siya sa WTB I30 na rims. So I30, I believe yun yung internal rim with 30mm. Kaya ang lapad niyan tingnan. Mukha namang saktong-sakto sa tires din na ginamit dito, which is 2.5 harap likod, Maxxis. DHF sa harap, High Roller 2 dito sa likod. Ayos na rin naman na combo. Kung sa trail mo siya gagamitin, mukha namang saktong-sakto na rin siya. Yung pangharap niya, EXO TR, yung panlikod, EXO TR 3C Max Terra. So madaming sticker kaya mas okay. Ito pala is tubeless ready na. TCS kung tawagin sa WTB. Pwedeng i-tubeless yung rims, pwedeng i-tubeless yung tires. Kaya ginawa ko dito, tinanggal ko yung inner tube, naisetup ko siya ng tubeless. Yung pag-setup ng tubeless, hindi na ako gumamit ng compressor para mapalapad kaya ang dali niya i-tubeless. Mas kampante talaga ako na mag-ride pag naka-tubeless. Hindi ko alalahanin yung maliliit na tusok-tusok yung mga yun. Hindi ko naiisipin yun. Tsaka hindi ko naiisipin na ipit yung inner tube sa loob tapos mapaplat. Other components din, yung pedals. I believe dito may kasama tong pedals. Pero ordinary pedals lang. Ako, nilagyan ko siya nung pedals na paborito ko. Yung specialized Venice na pedals. Ang ganda kasi ng kapit ito sa sapatos. Sobrang tagal na rin sa akin. Pero okay pa rin. Nagamit ko pa din. Kaya ayan yung nilagay ko dito. Seat clamp, quick release. Madaling i-adjust. Pag taas baba. Pero since naka-dropper siya, para sa akin, tingin ko, mas okay ito na gamitan ng seat clamp na hindi na QR. Kasi naka-dropper na siya. Kaya no need na siyang gamitan ng QR. Seat post, 31.6 na dropper post, Trans X yung brand. Isa rin sa magandang klaseng brand ng dropper yan. Medyo maiksi nga lang para sa height ko. Pero pwede na rin. Pwede mo siyang magamit. Kasi okay na rin naman kung nabababa mo yung upuan mo. Lalo kung sa trail mo siya niraride. Yung remote ng dropper na to, ang ganda din ng feel. Ang lambot niya ng pindutin. Hindi siya mahirap pindutin. Para kasing nakakabawas ng convenience ng dropper eh. Kapag ang hirap pindutin ng remote lever ng dropper, dapat maganda siyang pindutin. Dapat hindi mahirap para sa daliri. So eto is pasado para sa akin. Maganda siya. Saddle is Cannondale na saddle. Maganda rin yung design. Maganda yung ibabaw. Hindi sobrang lapad. Wala lang siyang pressure relief area or yung butas sa gitna. Pero sa experience ko naman, ako kasi hindi na ako naggumagamit ng padding na shorts or yung cycling shorts na may padding. Usually kapag hindi naman sobrang layo nung ride or hindi sobrang haba nung ride. Pero dito sa experience ko, hindi naman siya masakit sa puwet na upuan. Kaya I think okay to sa akin yung saddle na to. Ang ganda pa pagkakadesign sa kanya. Hindi siya yung ordinary generic saddle lang. Kahit na sabihin mo na Cannondale brand,
branded. Eh, ngayon naman si Cannondale, gumagawa na sila ng mga accessories, mga ganun, mga bike parts na rin. Isa rin siguro yun sa mga in-offer nila ngayon. Yung crank pala, nakalimutan ko i-mention nung dumaan tayo sa drivetrain. Etong crank na to is pro wheel siya na crank na pang 12 speed. Pero pwede mo naman siyang gamitin dito sa kahit sabi mong 10 speed, wala namang problema yun. Ito yung GXP style na crank na wala siyang bolt na exposed. Kaya ang linis niyang tingnan, tapos 30 lang yung laki ng chainring niya. Maliit lang, kaya hindi ka mabibitin sa kanya sa mga ahunan. So kung yun naman yung purpose ng bike mo, kung sa trail mo siya gagamitin, may mga ahon na mga kunat, mga punchy climbs, walang problema. Tsaka syempre, sa trails kasi, hindi ka naman need na sobrang gumamit ng malaking chainring kasi hindi mo naman maihataw ng padyakan dun eh. Tsaka prone lang yun at tumama-tama yung chainring kapag sobrang laki sa bato. Kaya di mo need dun, okay na yan, kahit maliit lang siya. Sa akin, pabor yun kasi 30 dito sa harap, tapos 48 dito sa likod. Wala ka nang hindi kayang ahunin gamit yung bike na to, kaya okay na okay yung setup niya. Ang isa pang naganda na ko dito sa crankset na to, ito is naka 165mm na haba ng crank arm. Usang ka pa. Ang hirap makahanap ng ganun. Common na makikita mo, 175, which is sobrang haba. Hindi magandang gamitin lalo kung sa trail kasi tendency tumama-tama yung crank mo dun sa bato, sa mga ugat, pag pumapadya ka sa trail, or pag basta mababa mo lang yung pedals mo o sa mga liko. Eh kung 170, edi okay. Yun yung common din na makikita natin, 170. Ito naka 165, grabe. Solid, maayos yung nilagay nila dito. Naisip nila na lagyan ng ganun, kaya okay din. Stem, naka-short stem siya. Cannondale din na stem, tapos short stem na. Hindi na yung mahabang stem na pang XC. Ito naka-short stem. Ibig sabihin, alam din ni Cannondale kung ano yung magandang gamitin para sa intended use na itong bike na to. Eh, may mga spacers pa, pwede kang i-adjust, pero ako hindi ko nagagalawin yan. Okay na sa akin yan. Yung handlebar din niya, may konting rise, konting-konti lang. May back sweep. Cannondale din siya. Ang haba niya is 780. Sa akin kasi 770 yung prefer ko na haba ng handlebar eh. Pero okay na sa akin yan, 780. Huwag lang talaga itan. Yun, medyo parang hirap akong gamitin pag i-tandrid. Pag ganyan, pwede ko na lang i-adjust yung pwesto ng controls ko na may nakalabas lang konti dito sa dulo ng bars. Stem handlebar, magandang klase. Grips din, magandang klase. Ito kasing grips na to is Cannondale din to. Trail Shroom ata yung pangalan nito. Lock-on siya, wala lang bar end, sarado na dito. Yung contour niya, etong pang ibabaw iba, yung pang ilalim iba din. Kaya pag ginawa mo, iba yung magkocontact dito sa palad mo, iba yung magkocontact dun sa fingers mo. Kaya maganda siyang kapitan. Ginagamit ko to ng walang gloves pag tamang ikot-ikot lang. Hindi naman siya madulas sa kamay. Maganda yung pangaramdam pag ginagamit siya. Yung putol ng cable, maayos. Hindi sobrang haba, hindi sobrang ikli. Saktong-sakto lang. All stock, wala ka nang poproblemahin dito. Unless maiksian ka lang doon sa dropper na ako kasi naiksian ako. Pero pwede na rin naman kahit naman yun na yung gagamitin mo. The rest ng components, okay na rin naman. Sa pagdating naman sa fork, siguro kung bago ako pala nagsisimula sa trail, okay na rin naman yan. Kasi hindi ka naman sobrang hardcore pa na mag-ride sa trail. Tamang trail-trail lang. Pwede na rin panimula yung fork na nakalagay sa kanya na nakastock. Pero in my opinion, maganda rin na ma-upgrade yung fork nito kasi kung gusto mo mag-venture sa mas extreme or mas hardcore na klase ng pagra-ride, mas okay kung gagamit ka na mas mataba na stanchions na fork kesa dito. Pero syempre, 130, yun lang din yung gamitin mo. Or kung gusto mong mag-140, siguro okay lang naman 140. Kung 10mm, hindi rin naman masyadong mababago yung geometry nito, pwede pa. Kung gusto mo siyang lagyan ng 140, pero sa akin yun, 130 na yung pinakamali. Yun na yun. Kung 150, 160, hindi na siguro. Kasi enduro territory na yun. Baka hindi na okay gamitin dito. Yun lang yung tingin ko. Hindi ko pa ito nararide sa actual trail eh. Pero malalaman pa. Gusto ko doon masubukan yung handling niya tsaka yung preno niya. Kasi ngayon pala ako makagamit ng SRAM na preno. So malalaman pa dun. Pinakaunang upgrade din pala dito is i-tubeless nyo. Bili lang kayo ng silat, ng tubeless tape, tsaka ng tire valve na pang tubeless. Yung Presta. Salpak nyo dito. Tanggalin nyo lang yung inner tube, yung rim tape niya na nakalagay. Good na kayo. Machu-tubeless nyo na siya. Kasi tubeless ready na yung rims tsaka yung tires. Wala na kayong paproblemahin dun. Ayun mga kapadyak, yung Cannondale Habit HT2 na built bike. Available ngayon siya sa RD Cycles tsaka sa iba pang mga dealers ni Cannondale Philippines dito sa atin. Para mag-inquire kung gusto nyo bumili, pwede kayong dumirekta kay RD Cycles. Link ng FB page nila, lalagay ko sa description. Or pwede rin kayong mag-visit sa stores nila. So sa Timog, tsaka sa Libis, or sa Marikina. Pwede nyo i-visit yung RD Cycles doon. Para makita nyo in person kung gaano kaganda ba tong Habit HT2. Kung naghahanap kayo ng hardtail na pang trail, ito yung isa sa pwede nyo makonsider. Magandang choice na din to. Kung gusto nyo na bumili ng buo na agad, tapos mararide nyo na agad after nyo mabili, ito na yun. Or kung gusto nyo magbuo from frame lang, kung may mga
mga parts na kayo, frame lang yung need nyo, walang problema. Available din yung Habit HT na frame only. Sa RD Cycles pa rin, dun yung pa rin pwede mabili. Link ng FB page nila, lagay kayo sa description. Link din ng website, live na pala yung website nila. Pwede rin kayo dun mag-order directly dun sa website nila. Online, kung may gusto pa rin kayo ibang bilhin, pwede nyo i-add to cart tapos i-checkout nyo. SRP nito is 82,000, etong Habit HT2 na built bike. Pero, pag bumili kayo sa RD Cycles, sabihin nyo, napanood nyo yung video dito sa Andy Ahod. Bibigyan nila kayo ng discount, less 20% until the end of November. So, limited time lang yon, magiging sa 65,600, ganun na lang. Basta, around ganung price na lang. And also, tanong nyo, baka meron pa sila nung Cannondale na cup na mention nila sa akin na pwede nila kayong bigyan nun. Basta sabihin nyo lang na napanood nyo dito sa Andy Ahod yung bike check dito sa Habit HT2. Dito nyo nakita, so pwede yun. Sa frame only, I'm not sure kung may discount, pero tanongin nyo na rin, sabihin nyo, napanood nyo dito. Hindi ko na to marireview as frame lang kasi buong bike na to. Ito yung pinagamit sa akin, pinapademo sa akin ngayon din eh, Cannondale Philippines. So, abangan nyo na lang in the future, magkakaroon pa tayo ng mga content tungkol dito sa bike na to. 14.4 kilograms. Kasama na yung pedals ko, tsaka yung battle cage.